If you're reading the verse na binasa po natin kanina, yung text verse po natin, thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. Galing, ano? Naintindihan nyo ba? Dito, mga kapatid, sa ating binasa kanina, all the way from verse number 1 all the way to verse number 20, dito pinapakita ng psalmist, okay, na pinapakita niya, mga kapatid, that the chief musician wrote this, and hindi sinabi who wrote it, but he was saying, look, you make a joyful noise unto the Lord. Kaya dapat lagi tayong masigahin sa Panginoon. Amen? Naintindihan niyo ba? Sing forth in honor of His name. Yan ang dapat nating gawin. The Bible tells us, say unto God, tignan ninyo kung ano yung kanyang mga ginawa, mighty works, you know, yung kanyang pinaggagawa, mga kapatid, dito sa mundong ito, and I praise God for His goodness today. And I would like to focus ngayon, mga kapatid, sa kanyang sinabi. Of course, if you look at all the verses here, sabi dito ng samis, halika dito, tignan mo ang ginawa ng Panginoon, okay? Sana masabi natin yan, mga kapatid, sa ating mga kamag-anak, masabi natin yan sa ating mga sa ating mga kapamilya, tama lang yun, di ba? Kamag-anak, kapamilya, tama yun, di ba? Di ba pareho lang yun? Ha? Okay, parehas lang para yun. So we can show the people at school, at work, wherever we go, we can tell them the work of God in our lives. So you need to learn to stay faithful. Okay? Are you with me? The Bible tells us how we turned the sea on dry ground, and people also went through flood on foot, according to the Bible, and how the Lord always took care of them. And look what the Bible tells us in verse 7, He ruleth by His power forever. His eyes behold the nations, let not the rebellious exalt themselves, Selah. You know, that word Selah there, if you notice in verse number 4 and also in verse number 7, the word Selah there is pause. Yung sandali lang, mag-isip ka muna. Amen, mga kapatid? Isipin mo muna ang kabutihan ng ating Panginoon. Now, you keep moving and you'll see how pinagdaan din ng Panginoon ang kanyang mga tao in verse 10. You had tried us as silver is tried, according to the Bible. Thou broughtest us into the net. Thou laidest affliction upon our loins. Ibig sabihin, di pinagdaan nyo kami sa anumang pagsubok. And then in verse number 12, mga kapatid, even our enemies, they think na they had us, na meron silang victory sa amin. Pero ang sabi niya, boy, you had brought us out into a wealthy place. We went through fire. We went through waters. Are you listening? Nagpunta kami sa mga maiinit na problema sa buhay, mga floods sa buhay, but yet, ikaw ang nagdala sa amin into a wealthy place. You know, a wealthy place there is not just talking about having money. Okay? That wealthy place there, mga kapatid, yung merong kang kapayapaan, because that's what wealth is all about. Because, look, true wealth you can never buy. There's no way you can buy peace. Am I right? Can you buy sleep? Hindi, di ba? Can you buy yung pag-ibig sa puso, mga kapatid, na wala kang bitterness sa buhay? Hindi mo pwedeng mabili yan. Di ba? Naintindihan nyo ba? Okay, you can buy a nice bed, but you can't buy sleep. Are you with me? You can buy, anong tawag niyan, mga kapatid, you can buy comfortable things, but that doesn't mean magkaroon ka ng kapayapaan. Tama ba? Yes, amen. Bumili ka ng masaganang pagkain, kahit bumili ka ng milk tea. Are you still there? Yes. Kahit bumili ka ng milk tea, bigyan ka ng milk tea, it doesn't mean you'll have the appetite. Hello? Amen. Okay, so what I'm trying to tell you there, you can't buy no appetite. Okay? That wealthy place there, mga kapatid, is doon, mga kapatid, regardless of what you're going through in life, like I've been telling you, there's still satisfaction in there. Walang depression, mga kapatid. Amen?
And that's a wealthy place. I hope matutunan nyo yan na yung walang stress sa buhay. Although ang buhay ay napaka-stress. But then, yung buhay mo, mga kapatid, it seems like, boy, you might have a lot of heartache, you might have a lot of problem, you might be going through the fire, you might be going through the flood in life, but yet, mga kapatid, you're always coming out victory. That is a wealthy place. Amen, mga kapatid. Dito, while I was reading it, mga kapatid, I would like to show you some principles ngayong hapon na ito that regardless of what you go through in life, if you're going through the water, you're going through the flood, okay, ng problema sa buhay, you're going through a fire because people are causing you to have fire, you understand? Na persecute ka, whatever you're going through in life, are you with me? Alam nyo, mga kapatid, God can always bring you into a wealthy place. The place of victory. The place of satisfaction. The place of joy. The place of love. The place, mga kapatid, kung saan, yung time na yan, mga kapatid, while you're there, listen, nararamdaman mo ang laging presensya ng ating Panginoon. Naintindihan nyo ba yon? Tatay ko, wala man yan sariling lupa, wala man yan sariling bahay. But listen to me, I do believe he is living in a wealthy place. Why? At his age, he's still winning souls. At his age, he's still, siya pa rin, mga kapatid, ay nagpapaawit at medyo masigla pa rin ang kanyang pagpapaawit. And he still keep on trying regardless sa kanyang age, mga kapatid. And yun nga lang, minsan napakatagal mag-share. Amen? Okay, pinag-preach ko nga, ayaw eh. Pero mag-share, ang tagal. Siguro susunod, sabihin ko, mag-share ka nga. Ayun, preaching na yun, di ba? But, you know, in spite of his age, God's still using him. I do believe that's a wealthy place. I do believe, mga kapatid, that he is laying up treasures in heaven. God has taken care of him, even physically. Okay? At maayos, mga kapatid, ang kanyang pamumuhay, and I praise God for that. That is a wealthy place. He went through the fire. He went through the flood. My parents went through that. I went through that, mga kapatid. Our church went through that. But you see, God brought us into a wealthy place. Diba? Tayo ba, Pastor, hindi na tayo dadaan sa flood and fire? Habang nandito tayo sa mundo, dadaan tayo sa flood and the fire. Dahil mayroon pa rin tayong kaaway. Kaya nga sinasabi ko, dapat lagi tayong maging alerto, mga kapatid. Huwag tayong maging relax sa ating pamamalakad. Huwag tayong maging relax sa ating Christian life. Always stay on alert because you listen, the adversary, the devil, is like a roaring lion seeking whom he may devour. Are you still there with me? Okay? Kaya napaka-importante, ba't kayo lumipat kayong dalawa dyan? Ang lapit nyo na nga, ba't pa kayo lumayo? Ha? Huh? Bumalik kayo dito. Ba't kayo lumipat? Ha? Ano kayo? Di ko man sinabi eh. Sinabi ko nung nasa baba pa kayo. Pero nasa taas na tayo eh. You're weird. Alright, dito kayo. Sa ano? Dito kayo sa baba. Andyan na kayo eh. Lumipat pa kayo. Okay? Alright. So now listen carefully. So nandito ngayon, mga kapatid, sa ating mga binasa, regardless of what's happening in our life, halimbawa, ang Panginoon, He brought you into the wealthy place. We need to keep practicing this five principle I'm going to tell you. You understand? At kung ikaw man ay dumadaan ngayon sa flood and through the fire, these are the five principles na kailangan ipamuhay natin. So God will always bring us into a wealthy place. Okay? Are you with me? Number one, be a church goer. Okay? Be a church goer. Look at verse number 13. I will go into thy, anong sabi? House. Amen? Pag ikaw, mga kapatid, ay pinagpala ng Panginoon, materially or wherever you are, you make sure you go to the house of the Lord. Hindi yung nagkaroon ka ng trabaho, hindi ka na makita sa church. Okay? Because that blessing is going to turn into a curse. Di ba?
Nung araw ng pandemic, o yan, nandito kayo. Tapos, pagka wala ng pandemic, nag-taxi ka. Tapos, dahan-dahan, nawawala sa church. Tama ba ako? Ha? Tapos, ang gagawin ng Panginoon niyan, kukunin niya yan, mga kapatid. O, saan ka naibalik? Naibalik ka ulit. Come on now, let me hear. Tama ba, mga kapatid? Okay? Kahit na sinasabi mo pa na nagpre-pray ka, mas malakas ang prayer ng pastor. Huwag nyo na lang kontrahin. Okay? But what I'm just trying to tell you, be a churchgoer. If you're going through a fire right now, be a churchgoer. The more na ikaw ay dumadaan sa pagsubok, dapat lalo ka pang umaaten, lalo ka pang nandyan kayo sa attendance na muna yan. Sapagkat kailangan mo ng kalakasan at nakukuha mo yan sa time ng awitan, nakukuha mo yung kalakasan na yan, mga kapatid, sa mga testimony ng mga ating mga kapatiran, sa kanilang pag-fellowship sa'yo, at nakukuha mo yan sa preaching ng salita ng Diyos. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, huwag mong minimiss yan, huwag mong sinasabi, next time na lang, sapagkat hindi na darating ang next time na yon, because that might be the day where God will show you His power. You gotta remember, next time is never the same time. Kaya dapat lagi tayong nandyan. Amen, mga kapatid? Dapat lagi tayong umaatin. Nakikinig po ba kayo? Dapat lagi tayong masigasig. And dapat, you know, pagka mayroon tayong panahon, listen, kayong mga umaatin ng Sunday ng hapon, you begin to start na atin na rin kayo pati sa umaga. That's what you need to do. Okay, Pastor, maglalako pa ako. Listen, give it to the Lord. He'll make you something out of it. You know, He will bless you because you are going to put Him first. Medyo magiging mahirap sa una, pero gusto kong sabihin sa inyo, you will go through the fire, you will go through floods, you will go through that water, but God will bring you into a wealthy place. Amen, mga kapatid? Kaya, be a churchgoer. Yan ang sinabi niya kaagad. You brought us into the fire. I mean, we went through the flood, we went through the fire, but you brought us into a wealthy place. So anong gagawin ko? I will go into thy house, sabi niya. Ngayon, I know that's an Old Testament passage, but we can apply that in our life today. Amen? Every time we have a church gathering, dapat na lagi tayong nandun. Tama ba, mga kapatid? Oh, andyan pa ba kayo? Not only that, pero siyempre, pag-a-attend ka sa being a churchgoer, merong sumunod dyan. Anong sumunod na principle? Okay, pupunta ako dyan, when burnt offering, I will pay thee my, ano? Vows. Sabi niya, pupunta ako dyan, magbibigay ng offering, at ibibigay ko yung commitment ko. O, hindi ba commitment yung vow? Tatay tablak? O, so ano yung sumunod na principle? Churchgoer, sumula, cheerful giver. Amen? You do whatever you can to give your commitments. Kayong mga hindi pa nakaka-commit sa darating na ating commitment sa mission, you know, you start praying now. Ano kaya, Panginoon, ang gusto mong i-commit ko? Amen? Sasabihin naman sa iyo yan eh. Tapos yun ang, that you start from there. I understand you will not, hindi ka magsisimula sa libo-libo, pero magsimula ka somewhere. Pwedeng 50 pesos, pwedeng 100, all of that. But listen, that's what the Bible says. Pupunta ako sa iyong tahanan, I will give my offerings, at hindi lang yun, ifufulfill ko ang mga pinangako ko sa iyo. O, hindi ba commitment yon? Amen? Look at verse number 13. Tignan nyo ulit. Verse 14. Which my lips have uttered. O, sinabi ng aking bibig. Di ba nagkukumit tayo? Magkakukumit mo. Ito. Which my lips uttered. And my mouth hath spoken when I was in trouble. Kahit may problema ako, ito ang pinangako ko, ibibigay ko pa rin. Amen! Dahil pinangako ko yan, kahit na, even if I'm in trouble, dahil sinabi ko yan, gagawin ko pa rin. Buhay pa ba kayo? O, ito pa o. I will offer unto thee burnt all sacrifices of fatlings with the incense of rams. I will offer bullocks with goats. Tapos sabi niya ulit, Selah.
Mag-isip ka. Tama ba? Anong pag-isipan mo? Binigay ko ba yung aking commitment? Hello? Alam nyo, dumadaban ka ba sa pagsubok ngayon? Gusto mo dalihin ka ng Panginoon into a wealthy place? Gusto mo tuloy-tuloy yung wealthy place mo? Ha? Nasubukan mo na ang Diyos eh. Okay, yung iba sa inyo, you went through problems and heartache. Then God brought you into a wealthy place. Nagkaroon kayo ng parang, boy, naging magaan at times. Huwag kayong mag-quit pag naging magaan. Yung iba, mga kapatid, success ruins them. Yung iba, when you have some stuff right now, it ruins you. Tignan nyo. Remember, I told you, mga kapatid, that nung pandemic, boy, people come. Bumukas yung ano, pagtataho, nawala yung mga magtataho. Tama ba? Alright, and well, they went to their jobs, yung mga ganyan, na bagay, mga kapatid, but you listen well today. Okay, I understand that they had to go to work, but you gotta remember to always be a churchgoer. And then be a cheerful giver. Are you listening? Principle yan na dapat natin ilagay lagi sa ating buhay. Okay? Masaya ba kayo pag oras ng pagbibigay? Sabi ko kanina doon sa pinag-preachan ko, alam nyo, yung iba, mga kapatid, di yan nagko-complain kung magbabayad ng kung ano-ano, maglo-load ng cellphone, maglalaro, mag-i-internet, magbabayad ng cable. Walang problema yan sa kanila. Okay? You know, magre-renta ng ganito, bibili ng cellphone, buwan-buwan, whatever they have to do, walang problema. Pero pagdating sa church, laging nagko-complain. We should never be like that. And that's the reason why, even if you have plenty, even if you have a lot, guess what? You're not in a wealthy place. Kaya, parang kulang. Hindi lang parang kulang. Alam nyo kung ano ang kulang doon? Hindi yung pera. Alam nyo kung ano yung kulang? Yung satisfaction sa puso mo. Ang Diyos lang ang pwedeng maglagay dyan. How does He do it? He does it when you're a churchgoer. He does it when you're a cheerful giver. Third, okay, you need to learn to celebrate God. Look what the Bible tells us. Come in here, O ye that fear God, and I will declare what He hath done for my soul. Every time I give a testimony, yan ang aking verse. Come in here, all of you that fear God. Lahat kayo na may respeto sa Diyos. I will tell you, I will declare kung ano ang ginawa ng Panginoon sa aking buhay. Amen? Ako ay kanyang niligtas sa maruming buhay. Okay? Ako, mga kapatid, ay linigtas ng Panginoon. Tapos, tinulungan niya ako. Are you with me? Dinala niya ako sa church. Ginamit niya ako. And God is using me today continually 20 years already na ginagamit ng Panginoon. Salamat. Because the longer I truly serve Him, the sweeter it grows. Amen. There's times that you will go through bitter waters na parang ayaw mo na. Gusto mo nang bumitiw. Huwag kang bibitiw because you're going through the flood and you're going through the fire. And God is going to bring you into a wealthy place if you just learn to be faithful. Okay? Kaya dapat lagi tayong nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid. That's what I mean by celebrate God. Amen? Okay? Kaya nga, pagka soul winning, pasalamat. And by the way, it's also time for us to start giving a testimony about how God hath blessed us because we learn how to be a cheerful giver. Okay? Ako lagi akong nagpapasalamat. Tama ba? Papasalamat ako lagi. Kanina, I was talking to somebody early in the morning. We were in the freeway. Tapos tanong, sabi sa akin na ganyan, pag nagka-problema, meron akong linagay doon sa account mo, doon sa personal account mo. Pagka nagka-problema, sabihin mo na lang sa akin. Sabing ganyan, malalaman mo siguro bukas pag nagbukas yung bangko. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Ha? Huy, andyan pa ba kayo? Tama-tama, marami tayong pangangailangan. You know how much is that? That's worth 500,000. Oh, ba't kayo nakatulala?
Ha? Binibigay kong patutuo yun sa inyo, mga kapatid. Because I want God to bless you also. Siguro ang kulang, mga kapatid, sa atin, we're not trying. You might be a cheerful giver now, but listen, start celebrating God. Start thanking God of what He had done because of the way you had, dahil ikaw ay nakapagbigay at paano ka pinagpala ng Panginoon. And you will see, God will bless you more because of that. Amen. Amen, mga kapatid? The more God gives you, the more you celebrate God. Amen. And when you're going through problems and heartache, you celebrate God. You keep praising God. You keep honoring God. You keep on glorifying God. No, regardless of what happened, celebrate God. Amen. Amen? Yan ang ugali. Merong problema na darating sa'yo. Na-shock ka. Instead na ikaw ay mag-worry, go somewhere and start thanking God because He is good. Amen. Start thanking God because He is wonderful. Amen, mga kapatid? Pasalamat ka sa Panginoon. Pasalamat ka sa mga tunay mong kaibigan. Pasalamat ka sa Panginoon sa tunay mong kaibigan. Pasalamat ka sa church. Pasalamat ka, ikaw ay nakakapagbigay ng iyong commitment. Salamat. Magpapasalamat ka sa Panginoon that in spite na marami kang pinagdadaanan, God still give you that inner peace in your heart. You say, Pastor, ba't parang ako walang peace? Hindi ka nagpapasalamat eh. Pasalamat ka, subukan mo. Okay? Celebrate God. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor His mercy from me. Look at that notice. Sabi niya, blessed be God. Oh, glory to God. Amen? Parang yan ang sinasabi. Purihin ang Panginoon. Amen? Number four, crave God. Dapat, mga kapatid, we will always have a desire to always beg God. Nakikinig po ba? O, tingnan mo ito ha, sa verse number 17. I cried unto Him with my mouth, and He was extolled with my tongue. You see that? Siyang naitaas sa aking bibig. Instead na complain. By the way, you know the reason why people complain? The reason why people murmur? Because they do not cry to the Lord. The more you praise, the more you pray, the less you complain. You with me? Okay? Look at verse 19. But verily God hath heard me. He had attended to the voice of my what? Prayer. Blessed be God, which hath not turned away my prayer, nor His mercy from me. You say, Pastor, what are you trying to say? Crave God. Alam nyo, if you're really craving for God, you're going to pray. Naintindihan nyo? You're going to beg God. Kaya napaka-importante in the morning or before you go to bed, you talk to the Lord, then you pray. And Lord, I don't know what I'm going through right now. Pero alam mo kung bakit mo ko pinagdadaanan ko ito. At alam ko kung bakit mo ko pinagdaan. Dahil alam mo na kaya ko. Kaya bigyan niyo po ako ng kalakasan sapagkat hindi ko makakayanan kung ikaw ay hindi mangunguna sa aking buhay. Prayer. Did you ever beg God? I told you the other day, ang prayer mo ba katulad yung prayer ni Jabez? Oh Lord, please bless me. Passionate prayer. Are you with me? I mean, he was there. He was craving for God. Oh God, ikaw lamang ang aking kailangan. I-bless niyo po ako, Panginoon. And then, paluwakin niyo ang aking influence. Are you with me? Lord, protect me also from evil. It's high time that all of us here today na wala pang COVID, na sana wag tayong magka-COVID. You need to learn to start praying that. It is a lot better to pray, Lord, protect me from COVID rather than heal me from COVID. Am I right? Lord, protect me from harm and danger rather than heal me because of this harm and danger. Have you been praying like that? You know, the reason why we feel so much defeated today, because we do not crave God. Are you with me? Amen. Panglima and last. Last na, Pastor? Anong gusto nyo? More? Alright, but last. Number five. Need to have a clean garment. Amo to ha? Verse 18.
If I regard iniquity in my heart, the Lord will not, ano, hear me. Ibig sabihin, dapat yung buhay mo malinis. Okay? Well, that's what I meant when I say clean garment. Dapat nakikita sa'yo, mga kapatid, yung buhay mo punong-puno ng kabanalan ng Diyos. Ng kalinisan. Listen to me carefully. God will use you if you start doing what you can to be clean. You will not, God cannot use you, mga kapatid, pag may mga uncleanliness sa ating buhay. Nakukuha niyo ba yon, mga kapatid? Learn to live clean. Young people, listen to me carefully. You have a great potential. Ang dami niyong potential. Pero alam niyo, dapat niyong gawin, mamuhay kayo ng malinis at tapat. You be careful what you look at in the internet. Be careful what you search on Facebook. Be careful what you see on social media. Are you listening? Guard that eye, because that eye will affect your heart. And it eventually will affect your lifestyle. Kaya dapat malinis ang ating buhay. Are you listening? And God will bring us always into a wealthy place. And if God had brought you into a wealthy place, practice mo pa rin itong limang prinsipyo na ito. Nakuha niyo ba lahat? Be a churchgoer, be a cheerful giver, celebrate God, crave God, that means your relationship with God, ayusin mo, that's your prayer time, amen? It's your Bible reading time, that's your devotion time, and then of course, maging malinis ang buhay mo. It's up to you today. Well, I like that verse. Thou hast caused men to ride over our heads. Okay? Big sabihin, boy, they felt like they were defeated. Sabi na, we went through fire and through water, pero ikaw pa rin ang nagdala sa amin dito sa wealthy na buhay na ito. Sa masaganang buhay. So that's up to you today. Are you still there? Are you listening to me right now? That's your choice.